text wrapping and setting type into path. Kung familiar sa inyo to, kung nakikita nyo sa mga libro or sa mga cards na may ganitong setup kung paano ito ginawa, ay sa pamamagitan po ng text wrapping. No? Madali lang po ito siya gawin. Halimbawa, meron akong ginawang tanggalin ko ito siya. Ayan. Ito yung bali ginawa kong paragraph. Tapos, ito yung mga delete natin to. So, ito yung ginawa kong paragraph. Ayan. So, gusto natin na magkaroon ng design kagaya ng ginawa natin kanina. Madali lang po yun. Halimbawa, if gusto natin na lagyan ng circle, halimbawa, ito yung magiging design niya, or anumang kulay ilalagay natin, ang importante is ma-wrap natin yung text natin sa magitan ng kahit ng anong shape ang ilagay natin. Now, pag nilapit natin yan dito without gamit yung tool na text wrapping o yung feature na text wrap, wala pong mangyayari sa paragraph natin. Kasi kung i-manual natin yan, mahirap po. Diba, ito, gusto natin nandyan. So, pag minanual natin yan, mag-adjust tayo. Ayan, para lang magawa yung gusto natin mangyari. Pero si Illustrator, meron na pong feature na para ma-wrap natin yung certain paragraph natin. No? So, paano siya gawin? I-click natin yung object ng shape or shape na gusto nating i-wrap doon sa text natin. So, una, text natin yung object, then punta tayo sa object, then hanapin po natin yung text wrap. Ito yung text wrap. Pag kinlik natin yung text wrap, meron ditong make tsaka text wrap option. So, pag kinlik natin yung make, mapapansin natin may naka-offset, no? May naka-offset sa labas ni shape natin. Pag nilapit po natin yung shape natin yan, automatic po yung paragraph natin ay naapektuhan, no? Ayan, no? So, ganun lang po siya kadali pag text wrap. Ayan. Pwede natin lagay sa yun yung kapangyarihan ni text wrapping, no? Kahit na anong shape ang ilagay natin dyan, as long as naka-wrap siya gamit yung tools natin, click mo lang yung object and then or shape, punta sa object menu, hanapin po natin yung text wrap, then make, then lagay na natin kung saan natin gusto ilagay. So, ayun po siya. Now, kung napansin nyo kanina, may dalawang option. Itong text wrap, which is yung text wrap options. Ito naman, pag gusto natin i-release na yung text wrap na nilagay natin. Itong text wrap options naman is, yung offset natin is, pwede natin yung babaan or taasan, no? Ayan, pag tinaasan natin to hanggang 9, tapos preview natin para makita natin yung kaibahan. Ayan. Napapansin nyo, yung offset natin is palaki ng palaki. So, palaki rin po yung area na kinukuha niya, no? Ganun po yung... Then, meron din po option dito, invert wrap. Nasa loob po yung offset natin. So, but hindi po yan yung kailangan natin. So, ganun lang po siya kadali, no? Okay mo lang pag gusto mo, then cancel if hindi mo gusto. So, I hope nakuha nyo po yung text wrapping. Ngayon naman po is yung setting up, yung setting type into path. Ito yung meron akong ginawang halimbawa dito. Yan. Lahat ng path, pwedeng lagyan natin ng nung type natin, which is yung text natin. No? Paano siya gawin?
Ito is galing sa pen tool. Gumawa ako ng type. Either pen or pencil. Kasi si pencil gumagawa rin po nung tawag dito yung path. Ayan o. So may path din siya. So pag nag-type tayo dyan, or hanapin natin tong type on path tool, pag kinlik natin dyan, pag nakita natin yung cursor natin na nagbago, or yung may parang naka S, nakabaliktad, pag nilapit natin yan dyan, may path na tayo. Pag kinlik natin, automatic po, pwede na po tayo maglagay ng ano natin, no? Kinopy paste ko lang po yan. So since hindi siya nakakita kasi malaki yung font natin, and then maliit lang yung type natin, yung path natin. So pag tawag nito, niliitan natin yan, makikita na po natin yung ano, yung Dudes 2000 na yan. So yun po siya. Then pwede po siyang i-edit gaya yung selection tool natin, yung anchor, pwede natin ibahin. Ayan. Ayan. No? So, delete natin to. Actually, ito from pen tool, ito from shape na circle, ito polygon, 6 or hexa, and then ito is rectangle. Ito naman is star. So, unlimited or marami pong magagawa, no? Through yun po yung paraan pag set up nung type natin into path. Now, gawa tayo uli gaya ng ginawa ko sa logo. Circle, shift key, press shift key, then click natin tong type on path tool. Yan, kung napansin natin, meron po dyan sa taas. Pag kinlik po natin yan, mawawala po yung kulay niya kasi gagamitin natin as yung path. Tapos control V na lang ako kasi kinopya ko na yon yung sulat na yon. Ayan. Now, paano siya i-adjust gamit yung selection tool natin or V? Ayan, pag nilapit po natin itong cursor natin, may makikita tayong yung arrow left tapos arrow right, no? Pag arrow right, pwede po natin siyang i-adjust. Ayan. Ayan. Tapos ito namang arrow left. I-adjust natin to siya para mausog natin. Ma-move natin tong area na yan. Kasi pag tinamaan na natin yan, mawawala na po yung ano natin. No? So, pwede natin tong ibaba pa. I-adjust natin. And then, pag nag-arrow right na siya, pwede na natin i-adjust. No? Para maging pantay yung trabaho natin, lagyan natin ng guide. Gaya nung Control R, which is roller. Lagyan natin ng guide kung gusto natin. Ayan. Then move lang natin hanggang sa maging parehas na siya. Kung hindi pa, then move lang natin uli. So ganun lang po siya. And then if what if gusto natin na ito ilagay natin sa ilalim, may technique po dyan. Pag click mo tong selection tool, medyo kasi nakahalo po yan sa text, medyo hindi po natin makikita, pero tingnan po natin to kasi may tatlo yan, itong area na to, itong guide na yan, tas itong guide na rin na to, which is yung left tsaka yung right. Meron po dito, pag titingnan po natin sa may isa po dyan, ayan, kung nakita nyo itong isang parang line din, itong line na to, guide po yan para pwede natin ibaliktad yung type natin or yung text natin. Pag kinlik natin, ayan po. So, pwede po natin ilagay. Just move our cursor lang papasok or palabas. No? Possible po yan. Then, yan. Gamit po ito. Ayan po. Ayan. Pag gusto natin yung ganyan, pwede rin po natin palitan kagad yung font natin. Ayan. Kung anong gusto natin yung font. Then, light or bold.
or yung size natin. Ayan, pwede po natin yan hanggang sa dulo. Pero pag in-adjust po natin yung ano, yung selection tool natin dito sa yung eto, I mean sa na yung isa. Yan. Ayan, mawawala yan. Kasi ito yung sa right. Pero itong sa left natin, pag in-adjust din natin, mawawala din yung 2,000 or 2,000. So, ito yung mga control corner natin, bale. Dito lang tayo maglalaro hanggat itong meron yan, isa, tatlo yan. Ito, nakatago rin. Yan lang po yung key ng mga control corner na pwede nating gamitin para po makagawa tayo ng ganitong setup ng ating type, no? So lahat ng anong gusto nating type na ilagay or polygon ba, ayan, shift para straight, ayan. Tapos lapit lang natin, ayan, path na automatic na po yan, pwede na po kayo magsulat yan kung anong gusto nyo, ayan. So, yun po yung mga paraan paano po mag set up ng type sa ating path, no? So, I hope na nakuha nyo po yung text wrapping and setting type into path. At sa hanggang sa muli po na ating pag-aaral ng type tool, God bless us all.